Once there was a love deeper than any ocean. Once there was a love filled with such a... Mga magulang, mga kapatid, at mga mahal kong kababayan. Narito ako para sa isang napakahalagang bagay. Dumating na ang araw upang malaman ninyo at ng buong mundo ang katotohanan tungkol sa malaking suliranin at pang buong mundo na karamdaman. Ito ay ang migraine headache. Ang matinding pananakit ng ulo na kadalasan ay may kasamang pagsusuka, matinding panghihina at paglabo ng paningin. Sa Amerika lang ay mahigit kumulang sa 46 milyong Amerikano ang patuloy na nagdurusa sa madalas na pagkatake ng kanilang migraine. At milyong-milyong dolyar ang nawawala sa kanila dahil sa palagiang pag-absent sa trabaho ng mga dumaranas ng migraine. Kasama na rito ang pagbaba ng kalidad ng kanilang paggawa. Sa United Kingdom naman, ay nasa tinatayang mahigit 8 milyon ang dumaranas sa kanilang karamdaman na migraine. Lahat ng iba pang maraming mga bansa, kasama ang Pilipinas, ay patuloy ang pagdurusa ng milyong-milyong mga tao dahil sa malalang sakit na migraine headache. Ito ang Gendong Formula Philippines. Ang Gendong Theory of Migraine ang siyang makapagbibigay sa atin ng tamang pagkakalam tungkol sa mga sanhi ng migraine headache at kung paano ito malulunasan. Subalit, ano nga ba ang migraine? Ayon sa Gendong Theory of Migraine na atin din sinulat, ang migraine ay pangkalahatang pamamaga ng mga highly susceptible o masyadong sensitibong mga daluyan ng dugo o yung tinatawag na blood vessels at mga ugat o yung mga tinatawag na nerve ng mga migraine sufferers na nagdudulot ng matinding sakit ng ulo na kadalasan nga ay may kasamang pagsusuka, matinding panghihina, paglabo ng paningin, pagkasensitibo sa liwanag, mainitin ng ulo at napakarami pang ibang sintomas. Ang malaimpyernong karamdamang ito ay inherited o namamana mula sa mga magulang. Bakit at ano-ano ang sanhi ng migraine? Sa pagkakataong ito ay nais kong itama ang pagkakaalam ng marami tungkol sa migraine. Migraine is not all in your head. Ang migraine ay hindi sa utak o sa ulo lang nagsisimula na gaya ng pagkakaalam ng mga eksperto, kundi pawang mga sintomas lamang ang nararamdaman sa utak o ulo, gaya ng extreme headache o extreme pain o matinding pananakit ng ulo tuwing umaatake ang migraine. Ang migraine ay sanhi ng maraming mga bagay na kung saan sa bawat pagsubo ng pagkain ng mga taong nagtataglay ng sakit na migraine ay hindi lang sustansya ang kanilang makapala, kundi sa bawat pagsubo nila sa kanilang pagkain ay nananib na sila ay aatakehin ng migraine pagkatapos nila na mag-enjoy na kumain, sapagkat marami sa mga paborito at pangunahing pagkain ay nagtataglay ng mga elemento na siyang sanhi ng pag-atake ng migraine. Pero teka muna, dito ay iisa-isahin kong sabihin at banggitin sa inyo ang mga elementong ito, pati ang mga pangunahing pagkain na nagtataglay ng mga elementong ito upang kayo ay lubos na aking matulungan. Ang mga elementong ito ay ang mga sumusunod. Una, casein o choline na siyang taglay ng pangunahing inumin na gatas at iba pang mga produktong gawa sa gatas. Pangalawa, tyramine
at mga preservatives na taglay ng mga pangunahing pagkain at inumin tulad ng mga hotdogs, sausages, eggs, cheeses, citrus, avocado, bananas, red plums, olive, processed meat, bacon, red wine, rice wine, alcohol, vinegar, sour cream. Pangatlo, tanim na taglay ng mga beans, gaya ng pagyu beans. Mahilig po tayo rito sa pagyu beans na kumain, lalo na yung mga estudyante. At inuning tsokolate. Pang-apat, comarin na taglay ng fresh yeast products, gaya ng pizza and soft pretzels. Pang-lima, ito yung mga tinatawag na sulfites na taglay ng dried fruits at maging ang paboritong inumin ng mga tatay natin ng ang red wine. Pang-anim po, yung tinatawag na choline na taglay ng sour cream at gatas din. Pang-pito, ang monosodium glutamate o kung tawagin natin mga Pilipino ay betsin. Ito yung mga flavor enhancer na halos taglay ng lahat ng nilulutong ulam, delata at mga noodles. Pang-ulo, capsaicin na taglay ng chili peppers. Pang-siyam, exito toxin na taglay ng mga fermented products. At ito pa ang isa. Maging ang mga pagkain na tulad ng cabbage, pechay, cauliflower, chicken meat, chicken soup, pinapaitan, munggo, itlog, peanut, bulalo, ay ilan din sa mga sanhi ng pag-atake ng migraine. At ito pa, kasama po rito ang mga pabango at deodorant sa mga sanhi ng pag-atake ng migraine. Sa panig ng mga babae, ang kanilang buwan ng dalaw o ang tinatawag na menstruation period ay sanhi rin ng pag-atake ng migraine. At isa pang katotohanan na maging ang mga pills para sa paghadlang sa pagbubuntis ng mga babae at iba pang iniinom na gamot ay sanhi rin ng pag-atake ng migraine ayon sa aking pag-aaral. Ngayon, kung inyong titingnan at iisipin, halos lahat na lang ng pagkain, inumin, at malalanghap ng mga taong may migraine ay panganib na anumang oras ay aatake ang kanilang migraine. Paano na ang pagtatrabaho? Ang iyong paghahanap buhay? Ang iyong pag-aaral? Ang mga pangarap ng mga iyong mga anak? Natuklasan ko na. Nagawa ko na ang totoong lunas ng migraine. IDD, My Way. Ang My Way ay pagkain na biyayang ipinagkaloob sa atin ng Diyos, na akin namang ibabahagi sa inyo, sapagkat alam ko po ang hirap at tiisin ng mga taong dumaranas sa malalang sakit na migraine, lalo na ang chronic migraine, na kung saan halos araw-araw ang nararanasang matinding sakit ng ulo na madalas ay may kasamang pagsusuka, matinding panghihina at paglapo ng paningin. At ang masaklap pa ay kahit walang atake ng migraine ay laging puyat ang pakiramdam. Irritated lagi ang mga mata at napakahina ng memorya. Naranasan ko po ang lahat ng mga yan. Ito po ay sa loob ng mahigit 20 taon. Kaya naman gusto ko pong tulungan ang milyong-milyong tao sa buong mundo na patuloy na nagdurusa sa malang sakit ng migraine. Kaya, huwag niyo lang hintayin na lumala pa ang inyong sakit ng migraine. Sapagkat narito na ang tanging makapagbibigay sa inyo ng totoong lunas. Magkakaroon ka ng bagong buhay mula sa biyayang galing sa Diyos. Sa pamamagitan ng Gentong Formula Philippines, the end of migraine suffering. Sa Diyos ang kapurihan. Maraming salamat po.